castle right across the sky. And believe in love to always be alive. There is so much more than we will need to see. Tita Silvia! Ah, Tita Silvia. Oo. Si Jamie, siya yung mami ni Ayan. Ah, oo. Yung daddy ni Ayan, si Tito Pete, wala, masakit yung tiyan eh. Ako nga. Tita Silvia, kasi gustong makita ni Jamie si Ayan. Ang sabi ko, busy surgery o may ano ginagawa ni Ayan ngayon? Oo, nga, surgery. Nasa inoperahan siya. Surgery siya eh. Hindi mo siya pwedeng makita ngayon. Surgery? So, malala ang injury niya. Di naman masyado. Sheila! Uy, Jamie! Ano yung ginagawa mo dito? Dito ako nagre-residency. O, ikaw, may bibisitahin ka ba? Hinahanap ko kasi yung friend ko na-injure sa game kanina eh. Oh, talaga? Oo, nasa surgery daw siya. I'm worried about... Teka, basketball player ba? Oo. Kasi may pinag-chismisan yung mga nurse dyan na may injured basketball player daw sa room 208. 208? Baka yun yung friend mo. Baka nga. Ay, salamat. Oh, thank you. Ay, saglit lang, may pupunta lang. Thank you. Thank you. Sige na, tignan natin kung si Ayan nga nasa room 208. Sige na, let's go. Sandali. Nahihilo ako. Ha? Bakit? Siguro kailangan ko lang ng tubig. Mami ni Ayan, mauna na po kayo. Opo. Okay ka lang? Okay lang, uminom ng tubig na hilo. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Ewan ko. Tubig muna tayo, ha? Dito? Baka may tubig sa apartment ni Ayan. Kumain, halika ka lang. Ay, Diyos ko. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Magandang hapon sa'yo, Iho. Pasensya ka na lang at kailangan kong gawin ito! Sorry, Jamie. Hindi mo pwedeng kausapin si Ayan. Natutulog siya. Tulog pala. Gusto ko lang ibulong sa kanya na nanalo kami ng game. I'm sure gusto niyang marinig yun. Huwag na. Kawawa naman. Magpapahinga na. Baka magising pa eh. Oo nga. Hayamot kami na lang ang magsasabi sa kanya. Oo, kami na lang. Bakit parang ayaw niyong ipakita si Ayan sa akin? Ha? Huh? Oh my God. Nakatakip ang mukha niya. Is she dead? Hello? Kenneth? Sandali, naka-off kasi yung ringer ko. Hello, Kenneth? Si Aya nasa 6th floor. Eh, ba't di mo sinabi yun? Napunta kami sa ibang kwarto. Sige, akit kami dyan, ha? Umuwi ka na. Kami na bahala. Hello? Naputol. Nasa 6th floor pala eh. Ba't di mo sinabi kagad, tita? Hindi ko rin alam eh, kasi pagpasok ko natutulog. Akala ko siya. Ang kaso naputol yung linya bago sabihin sa akin ni Kenneth yung room number eh. Siguro madali na lang ang hanapin. Hanapin na lang natin! Pinakamaganda, Let's go! Sige. Mauna ka na. Iinom din ako ng tubig na ihilo ko. Hi, Kenneth! Uy! Hi, Sarah! May papakita sana ako sa iyo eh, pero medyo nahiya ako eh. Ano yun? Wala kasi ako magawa kagabi, so nag-try ako mag-drawing. Ito, bilis mo matuto, ha? So, laki pa nung mata, oh. So, hindi ako hopeless? Nope. Ano nga? Uy, anong ginagawa niyo dito'ng dalawa? Wala pa kayong klase? Wala. Sarap naman ang kinakain mo, Kenneth. Gusto mo? Dali. Subukan kayo, dali. Sarap. Wait lang. Sarap. Sige, kailangan na umalis eh. Bye-bye. Sige, bye-bye. Sarah, nakita mo yun? Kinis ni Christy, oh. Para na rin kami nag-kiss. Ha. Ang corny mo. Ay, Sarah, pwede ba magpatulong? Kasi meron ako gusto ihandang surprise.
Siyempre, para kay Christy. Ba? Eh, para kanino pa ba? Ano, pwede? Alam mo kasi, wala na ako ibang taong pwedeng lapitan eh. Ikaw lang. Pwede? Yeah! Thanks, ha! You're the best! O, dali. Subukan na rin. Dali. Hindi ako. Ayaw mo ako na lang. Hindi ako. We can build a castle right across the skies. We can build a castle right across the skies. May hinahanap lang po. Okay lang ba yung buhok ko? Hindi na gusot? Hindi. Kanina, gusot na gusot eh. Thank you. Sumusunod dito. Ikaw talaga? Nagka-boyfriend ka lang, siya na parating iniisip mo. Eh, para naman ako, no? Ito talaga. Pagtampo. God. Sige, sige, sige. Ikaw, ikaw ang priority ko ngayon. Pero teka, alam mo, baka nandun lang siya sa labas. I'll just get him. Ako na lang. Let me handle that. Hahanapin ko na lang siya for you, ha? Yeah. Okay. Dear Jamie, gusto mo bang makilala ang parents ko? Punta ka sa bahay ko sa Sabado. Ite-text ko na lang sa'yo ang address. Baka ibang number ang gamitin ko dahil as usual, wala na namang load ang boyfriend mo. Do you still love me? From Ian. Hi, Jamie! Ian! Ano yan? Wala. Wala, huh? Secret. Uy, girl, I'm glad you're out of the hospital and you're back in school. Good. Okay, tara na. Ay, sorry, nasanay lang akong parati kang hawak sa bewang pag nilalakad tayo eh. Ano? But you never do that. Aaminin ko na sa'yo. Masakit ang paa ako. Pakialalayan ako. Masakit? Medyo injured. Okay pa naman. Medyo ano lang. Yan, ha? Kung ako ka naman. Ayan. Wow, ito ah. Sarah, salamat sa tulong mo ah. Eh, pasensya ka na. Barat talaga yung kaibigan mo eh. Tayo patuloy yung kailangan maghangin ng mga lobo. May magagawa pa ba ako? Pagod ka na yata eh. Pagod na. Okay lang yun. Sulit naman sa pagod, di ba? Papasay mo ka si Christy. Sarah, may tatanong ako sa'yo. Bakit ang lungkot mo? Bawal malungkot. Ito naman, nagpapatawa na nga. Hindi man lang nag-react. Sabi ko kasi sa kuya ko, pagkatapos ng 3 oras, babalik ko na yung kotse. Sige, tapusin na natin to. Okay, sige na po. Tapusin na natin. Pero, sa tingin mo ba magugustuhan to ni Christy? Kahit sino namang babae, may excite tsaka magugustuhan yung ginagawa mo.
Ikaw, hindi ka ba na-excite para sa akin? Alam mo, huwag mo na lang ako intindihin. Ang importante dito, diba, si Christy? Dad, oh. Yung tubero ba hindi pa matatapos? Eh, wala kaming tubig ni Kenneth parati. Matatapos na yon. Ay, saka pala, kumusta na yung problema mo kay Jamie, ha? Yung pagpapakilala mo sa kanya ng mga magulang mo. Ewan ko. Alam kasi ni Jamie, kayo, magulang ni Ayan, eh. Bahala na. Muna na ako, Dad, ha? Oh, sige, mag-ingat ka, ha? Hey, Dad. Oh! Ano nangyari? Bakit? Nandiyan si Jamie at si Tommy. Sino yun? Si Tommy yung boyfriend ko. Boyfriend mo? Hindi, boyfriend ni Ayan. Hindi, pero hindi ba ikaw si Ayan? Oh, ako yun, ako yun. Hindi, ikaw na bahala sa kanila. Akit ako, magtago muna ako, ha? Basta, ano yung sasabihin ko? Basta ikaw na bahala doon, Scarlett. Didiscarte rin ako. Sige! Hindi, hindi, hindi! Ano ba to? Bahay to ni Ian. Hindi ni Ayan. Dinala niya ako dito dati. Oh, Tito P. Hi. 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 Si Ian ba yung nakita namin kanina? Sko. Ang yung buhay to. Iyan! Oh! Ha? Ba't mo makikita rin yun? Hindi naman taga rito yun. Oh, Sarah. Wala na naiwan? Wala nang naiwan sa loob ng bahay? Wala na. Wala na. Tara, listen ka. Okay, tara. Oh. Bakit? Oo! Surprise pa. Oo! Ayaw. Ayaw mag-start. Naku. Ayaw bumalik mag-start. Na naman yung dating sakit nitong kotse ko. Oh, sige, buksan mo na lang yung hood. Ha? Bubuksan ko? Hood. Yan, bukas na. Go, go! Ba, galing ah! Siyempre! Galing ah! Alam ko yata lahat ng sakit ng kotse na to, diba? Okay na, may start na. Alis na tayo. Tara na, alis na tayo. Oh. May isa pa tayong problema. Problema? Ano yun? Na-flatan tayo ng gulong. Oh! Na-flatan? Oo. San yung flat? Ganyan, no? Ay, oo. Flat nga. Ano? Simulan na natin palitan. Natin? Okay ka lang? Ay, oo nga, no? Minsan ko kasi nakakalimutan ang babae kay. Sensya. Ano na? Aray ko! Ah! Sakit! Sorry. Ika nga, kunin natin yan dyan. Na. Kagantihan kita mamaya. Teka. Yung nobo. Eh, hiya mo na. Hindi na rin natin mahahabol yan eh. Okay, bye-bye. Enjoy na lang natin. Bye-bye, lobo. Jamie, Iha, mukhang meron yata kayo pinagtatalunan ito si... Tommy. Oh, si Tommy. Kanina? Tito kasi, may na-receive akong message kay Ian. Pinapapunta niya ako sa bahay nila. So, pumunta ako dito. Pero, naka-receive din ako ng letter mula naman kay Ayan. Sinabi niya, pumunta daw ako sa address na binigay niya, kaya nandito ako. So, kanino po ba talagang bahay ito? Kasi, I remember... Dinala ni Ian ako dito, dati, para sa isa sa mga dates namin to wash his car. Bahay ko po! Kaya kita dinala dito. kasi, nire-renovate yung bahay namin, yung parking. Kaya nakipark kami ng kotse dito, sa bahay ni Ayan. Bahay ni Ayan ka po. bakit dito mo ako pinapunta to meet your parents?
naka-specify pa sa message mo yung address na to. Madalas naman kasi yung parents ko dito eh. Family friend kasi namin si Ayan, di ba? So, dito na lang. Total lang dito yung parents ko eh. Oh, so, nasaan na yung parents mo? Excited na akong makilala sila. Oh, Pete. Oh, marami na akong nakapalitang tubo doon sa banyo mo. Dad! Huh? Dad, kumusta? Ikaw talaga ang dami mong kinakalikot. Di naman natin bahay ito. Dad, girlfriend ko si Jamie. Hello po. Hi, Pete. Nandito na yung paborito mong alahera, yung asawa mo. Kaya maganda-handa ka na. Si Ruby! Nanay ni Ian! Ma! Oo! Mabuti pa, dalhin mo si Jamie at saka si Tommy doon sa kusina. Magmihanda muna kayo. Oo nga. Sige na. Okay. Tommy, pare. Kiss lang po, ha? Sige. Jamie? Kiss lang. Okay. Pahingin mo buti. Nagka-trugs pa yung anak mo? Ha? Hindi! Ano? Pihit. Ano na naman ba to? Hindi pakiusap kasi ni Ian. Makisakin na kayo, Ruby. Okay, ha? Oo nga. Okay, Ruby. Okay. Ian, ang galing mo pala pumili ng girlfriend. Iha. Gusto mo namang alahas? Bakit ako lang sa kanya ito, alahas? Mari naman. Mahilig siya sa alahas. Ako na lang ang bibili. Huwag mo nang biktimahin yung bata. Pero sayang naman. Sa tingin ko, bagay kay Jimmy yung mga alahas. Dad, Jamie, hindi Jimmy. Siya nga pala, Tito Pete, Tita Sylvia, baka pwede ko na makita si Ayan. Mamaya. Eh, kasi bibigay ko sana itong bulaklak, oh. Para sa kanya ito, eh. Sandali, ah. Jamie, may kukunin na ako sa labas, ha? Akitin mo si Ayan. Okay, good. Ha? Huh? Pero Ian? Jamie, baka mayroon kayong papaayos yung mga tubo sa bahay. Magaling akong tubo. Ano po? Diyos ko. Tara, na tayo sa kabila ko, Pihit. Uy, Sara! Sige, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Okay. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit? Manghingi ka na naman ng advice kung paano manligaw. Ay nako, sorry na lang ah. Busy ako ngayon sa pagdidikit ng posters. Pagdidikit? Wala ka na ididikit lahat nandito, no? Eh ano nga pong kailangan nyo? Advice na naman para kay Christy. Ganun na ba talaga tingin mo sa akin? Kakusapin ka lang pag may kailangan ako. Sorry na. Babawi na lang ako sa'yo. Ganda na lang, ililibre na lang kita, merienda. Parang yun na rin yung pambayad ko sa tulong mo. Okay ba yun? So, sundayin pa rin natin si Christy sa classroom niya? Hindi oh, tayong dalawa lang. Diba, para hindi naman user yung dating. Tsaka, hindi ko babanggitin yung pangalan ni Christy. Gusto mo ba yun? Naha, kaya mo yun? Oo! Naku, every 2 seconds, binabanggit mo yung pangalan na Christy. Christy? Sinong Christy? Si Christy. Ayan? Ayan, my princess. Tommy, anong ginagawa mo dito? Binibisita ka. Nareceive ko yung message mo eh. Ganon? Ba't hindi ka mala nagpasabi? Sana nakapaghanda ako. Mukha akong basura. Okay lang yun. You'll always be beautiful to me. Magpakita ka naman kahit sandali lang oh. Sabi nang hindi pwede. Kung mangulit ka pa, bebreaking kita ulit. Sige na nga, alis na nga ako. Pero tanggapin mo tong flowers na to, oh. Okay. Makita ko lang tong mga kamay na to. Masaya na ako. Thank you. Bye. Kaya ako pinunta ni Jamie at saka ni Tommy. Ibig mo sabihin, hindi mo sila sinabiang dalawin ka rito? At kinakabahan ako. Feeling ko may nakakaalam ng sikreto ko at saka gusto kong ibuko. Ian, may nag-iwan ito sa mailbox. Walang selyo, ano to, hand-carried? Tignan mo kung kanino naka-address.
to Ian or Ian? Wala. I know what you did last semester. Nako. Paano na yung scholarship mo? Paano na yung posisyon mo sa Pink Unicorns? Ano ba naman? Eh, lalo mong tinatakot ang bata eh. Hoy! Naalala kita, pero hindi tayo nagkatuluyan. Ano ibig mo sabihin? Kung tayo nagkatuluyan, bakit suot ni Katie ang singsing na binigay ko sa kanya? Derek, di ba may sasabihin ako sa'yo sa kanina? Kasi ganito yun. Katie! Katie, sini... sini yan? Huwag ka magkakamali. Derek, kasi... kasi diba, pinasukat mo sa kanya yung singsing, tapos... tapos si... hindi niya nahuban, tapos... naksidente kayo. Derek! Oo, Derek, bakit ka nagpapapasok na lukaluka? Oo nga, may sayang. Ano sinasabi niyan eh? Derek! Derek! Naku, hindi ka! Mang Eseng! Mang Eseng! Palabasin nyo nga yung babae niya, mukhang may sayang. Bakit ako binubulo ba yung babae ko? Sa Derek, ha? Hindi ako nabulo dito. Palabasin nyo na kami. Sige, kami na pala. Gabi, sabihin mo sa kanila. Derek! Hindi! Gabi, sabihin mo sa kanila! Derek! Trisha! Trisha! Saan ka pupunta? Huwag ka nang maingay dyan. Trisha! Wala ka nang magagawa. Bakit niyo ba pinaalis si Trisha? Alam mo, ang hina talaga ng kukote mo, no? Eh di kung nandito yung mabibisto ni Derek na ikaw yung peking nobya lang niya. Ano mang ginagawang masama si Trisha? Bakit niya ba siya pinaalis? Siya dapat ang nasa lugar ko ngayon. Wala kaming pakialam doon sa Trisha na yun. Wala naman kaming pakinabang doon eh. Kaya ikaw, isaksak mo dyan sa kukote mo, ha? Na wag mong tutulungan yung Trisha na yun. Kung hindi... Kung hindi, ano? Sasabihin niyo kay Derek ang totoo? Sasabihin niyo yung sinungaling ako? Sige. Mabuti pa nga yun para hindi na ako makakasakit ng kung sino-sinong tao. Mabuti pa, ako na lang ang magsasabi ng totoo sa kanila. Sige, nang malaman na rin ni David ang totoo. Sa tingin mo, kapag nalaman ni David ang totoo, mamahalin ka pa niya. Lalo na kapag nalaman ni David na isa kang impostora. Kailangan naman talaga magpaalam sa'yo. Hindi naman tayo magkakasama ulit. Tapos naman lahat. Iniisip ko kung tatalik ko rin na kita, Kathy. Iisang tabi ko na lang ba ang nararamdaman ko para sa'yo? Papaubayan mo ba kita sa kanya? Kaya ba kitang iwan? Madaling umalis, madaling tumakas, pero mahirap makalimot. Mahirap takpan ang damdamin. Mahirap pigilan ang puso kong nagmamahal sa'yo, Kathy. Pilitin ko man ang sarili ko. Hindi ko magawang iwan ka. Sabi niya. Hindi ko nga marinig yung sinasabi. Mukha bang galit? Parang galit eh. Oo, nakakunot yun noo eh. Nagbaka pinapagalitan niya yung tatay ko. Ha? Eh wala namang kasalanan si Mang Eseng eh.
Eh, kanino kasalanan to sa akin? Ba't defensive ka? Natin, kasalanan natin to. Kasalanan natin? Ibig sabihin ba, mali na naging tayo? Ardi, tiga. Kakausapin ka daw nila. Nino po? Atay Nigel, Sir Daniel. Kailan po? Ngayon tatawag na. Ka na lang. Samahan kita. Huwag na, huwag na. Ayan mo lang si Ardi, baka mamaya hindi mo magustuhan ang maririnig mo. Kati? Hi. Sorry sa nangyari sa farm, ha? Hindi ka naman kailangan mag-sorry. Nailagay ka sa isang alanganing sitwasyon. Hindi ka dapat nandun. Naaawa nga ako kay Trisha. Naaawa ko sa pagpapaalis sa kanya kanina. Hinabol ko nga siya nung palabas sila ng farm para kausapin siya. Pero sabi ng pinsan mo, huwag ko nang lapitan. Baka mag-hysterical lang na lalo. Hindi ka dapat maniwala sa lahat ng sinasabi ni Madeline. Bakit naman? Derek, may kailangan kang malaman tungkol sa'yo, tungkol sa akin, tungkol kay Trisha. Bakit? Wala na kami. Tayo na naman, di ba? Mas may pagtingin ka kay Trisha. Mas mahal mo siya. Are you breaking up with me? Hindi. Oo. Ano ba talaga? Derek, hindi ako ang tunay mong mahal. Hi, Kuya David! Aray, aray. Oh. Ay. Halika, Belay. Iwan muna natin sila. Ito, teka. Teka, ganyan. Bumalik ka. May kailangan lang ako ayusin eh. Trabaho? Personal. Aray, dahan-dahan lang. Kailangan may pressure dyan para mag-stop yung bleeding. Mamaya mawawala na rin yan. Ako na lang ang hahawak. David, na-miss ka ng mga tao dito. Nina. Ni Belay. Ako rin, na-miss ko rin. Na-miss mo rin si Belay? Ardi. Sir. Bigsan na kita makausap. Alam mo, pareho lang kayong baby ni Kay nung lumipas sa farm na ito. Halos nakita kitang lumaki. Oo nga po. Alam mo, hindi ka na iba sa amin ni Greta. Para ka na rin naming sariling anak. Pero ayaw niyo po ako para kay Gail. Magkaiba kayong background. Pero kayo na rin naman ang nagsabi na sabay kami lumaki, di ba? Paano kami nagkaiba? Ibang pagpapalaki ni Essence sa'yo. At iba rin ang pagpapalaki namin kay Gail. Hindi mo pa makikita yan ngayon. Dahil bago pa lang kayong nagkakagustuhan. Pero sa paglaon eh. Mabuting tao po ang tatay ko. Pinalaki niya ako masipag, magalang at mapagkumbaba. Lumaki si Gail na hindi nagbabanat ng buto. Ni hindi marunong mamasahin ng jeep yan. At hindi rin niya alam yung mga gawaing bahay.
Galit pa yan kapag nainitan at galit pag pinawisan. Walang alam sa hirap si Gail. At sa tingin niyo po ba maghihirap kami pag nagkatuluyan kami? Hindi lang siya mahihirapan. Ikaw din. Talagang magkaiba kayong dalawa. Huwag mo na pilitin ang hindi dapat. Hindi mo naman iniinom yan eh. Marami pa tayo dyan. Huwag ka mag-alala. Yung David, uminom ka pala? Ikaw ba to? Ayun, sir. Palagi naman nung nakikipag-inuman yan sa amin si Sir David eh. Impluensya yan ni Ma'am Cathy. Ito naman lang, ang dami pa yung ibang tao. Hindi naman. Eh, sir, totoo naman yun, di ba? Kayo yung, si Ma'am Cathy yung unang nagbuyo sa inyo para makapagtagayan sa amin. Totoo ba yun, Cathy? Ito kasing kuya mo, kunwari pang hindi umiinom, malakas rin palang tumagay. Pero sir, yan si Ma'am Cathy, malakas rin uminom yan. Nakikipagsabay yan sa aming uminom yan eh. Ah, ganun ba? Oo. Eh, di sumali ka na sa amin. Ah, medyo marami na kayo, tsaka parang wala na yata ako mauupuan. Hindi, sit on my lap. Ha? Have my drink. Okay lang. Wala ka dyan. Cathy, dito ka na. Akita rin ako. Saka na. Aalis ka na? Marami na rin. Teka, kuya. Aalis ka na agad? Kala ko ba yung loosen up na? Maaga ako bukas eh. Kayo na lang. Basta hinay-hinay lang kayo, ha? Marami pa dyan. Kayo nang bahala. Apo, sir. Good night, Cathy. Inom na kayo ng inom, ha? Good night, David. Hi! Salamat naman at nakaramdam din at umalis. Alam mo, Gail, baka pagalitan ka lang pag nalaman pumunta ka pa dito eh. Sabi ko nga sa'yo, RD, gusto kong matuto dun sa business namin. Tsaka, kaya ako pumunta dito. Kasi nga, gusto kitang makasama. Kasi kinausap na ako ng daddy mo eh. At hindi maganda pag nalaman nila na nagkikita pa rin tayo ngayon pinagsabihan na nila ako na layuan ka. Hindi mo ba alam kung gano'n ako na-hassle para lang bisitahin ka dito? Unang-una, tinakasan ko yung piano teacher ko. Pangalawa, lumakad ako ng pagkalayo-layo para lang makasakay ako ng jeep. Hindi mo ba alam na first time in history na nag-commute si Gail sa Danya para lang makapunta dito sa farm? Ginawa mo lahat yun para sa akin? Opo, ginawa ko po yung lahat para sa'yo. Hoping na matutuwa ka. Eh, mukhang hindi naman, so... Ikaw naman, oh. Siyempre, masaya ako. Dapat lang. Gail. Sir. Hinahanap ka na ni Mami. Ako hinahanap. Aba, natural. Umalis ka ng bahay nang hindi nagpapaalam. Eh, pag ba umalis ako ng bayad, sinabi ko na dito ako sa farm pupunta, papayagan ba niya ako? Di ba hindi? Gail, hindi pwede lahat ng gusto mo gagawin mo, ha? You're acting like a spoiled brat! Well, at least ako, pinaglalaban ko yung mahal ko. Hindi katulad mo. Ano sabi mo? Sabi ko, at least ako, pinaglalaban ko si RD. Eh, ikaw, kay Ate Cathy. Halika na. Kuya, ayoko pang... Halika na! Ayoko pang umalis! RD, pababayaan mo na lang bang mag-aaway-aaway ang mga saldanya nang dahil sa inyong dalawa ni Gail? Parang nagiging makasarili ka yata. Kuya, ayoko pang umalis. Bitawan mo nga! Gail, sumusobra ka na. Alam mo, nagiging matigas niya ulo mo. Halika na. Sinasabi ko nga ayoko pang Gail? Uwi. Si Kuya David, binipilit ako umuwi. Sabi ko nga, ayoko pa. Then let her stay here.
Alam mo, sinusulsula mo pa yung kapatid natin eh. Kaya nagkakaganyan yan eh. Gail, sumama ka na sa Kuya David mo. Kanina ka pa hinahanap sa balay ni mo eh. Worried na ang mommy mo. She just wants you safe at home. Okay, uuwi na ako. Alam niyo, madali naman akong kausap eh. Huwag lang sana ako kinakaladkad tsaka pinipwersa. David, kayaan mo na ba i-handle si Gail na mag-isa? Hindi ko alam. Bahala na. Derek, okay lang ba kung sasamahan ko sila pa uwi? Eh, akala ko baka kain tayo dito sa farm. No, it's okay. Hayaan mo na sila. Baka mag-aaway lang yung dalawa lalo kung hindi sumama si Cathy. Sige, ingat na lang. Sige, susunod na lang ako mamaya. Halika na. Hindi ako pa umuwi. Derek, okay lang ba sa'yo na laging magkasama yan si David at saka yan si Cathy? Lagi ba? Medyo. Lalo na nung wala ka. Lagi silang magkadikit. Siguro, baka dahil nagkakasundo lang sila. Pero di bali, huwag mo na isipin yun. Mabuti pa kumain na tayo. Tara na. Umiinom ka na naman. Pag may problema lang. Derek, ako sa'yo. Huwag mo nakakausapin yan. Medyo hindi ako matino kausap eh. Tanong lang. May gusto ka ba kay Cathy? Sino nagsabi sa'yo nun? Wala. Pansin ko lang. Hindi ako mag-aagaw ng girlfriend. Mabuti naman. Hindi kasi maganda makita na lagi kayong magkasama. Sinasabi mo ba sa akin na iwasan ko si Cathy? Medyo alamin mo lang yung lugar mo. Alam ko kung saan ko ilulugar sarili ko. Ikaw hindi mo alam kung saan mo ilulugar sarili mo. Dahil pinagbibintahan mo ako sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa. Derek. Let's go, Cathy. Kasama mo uminom? Obvious ba? Ako lang mag-isa. David, galit ka ba? Ayoko lang na may masabi si Derek. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Siguro para sa'yo wala. Kasi nandito na si Derek. Siya naman ang gusto mo, di ba? Masyadong komplikado ang sitwasyon. Eh, ako lang naman kasi nagpapakomplike. Alam mo, ayoko nung gumitna sa inyong dalawa. Dapat talaga hindi na ako bumalik eh. Kasi alam mo, maling-mali ito eh. Ayokong saktan ng kapatid ko. Pero nasasaktan ako, David. Hindi kita dapat mahalin. Thank you.
kung galit ka sa amin. Hindi naman kita masisisi dahil... Hindi, siguro akala mo hindi ka namin naiintindihan. Pero ang totoo niyan, ang totoo niyan, anak, natatakot lamang ako para sa'yo. Ayaw kita masaktan. At higit pa diyan. Natatakot ako kasi. Gusto mo yung barbecue na nandun? Masarap yun. Okay. Kuha na kita. Yeah. Everyone, I want to make an announcement. I think this is the perfect timing na sabihin ko na ang lahat. Kathy, I know that we're engaged and all. Pero I want to make it final. Gusto ko nang ischedule ang ating wedding at iplanong lahat. Kaya, will you marry me? Derek, oh my God, isasat na nila yung wedding. Sandali lang, Mami. Hintay natin ang sagot ni Kathy. Derek. Payag. Tanawa, suot-suot niya engagement ring niyo. Ayan na eh, Well, ano pa hinihintay natin? Eh, di dapat ayusin na natin agad yung date. So, when do you want the wedding? Kailangan yung magandang buwan, ha? Tsaka well... Full moon! Yeah, Yes! At tsaka ayusin na natin yung entourage. Daniel, siyempre sa kumparing Albert, ninong ni Derek sa binyang. Eh, di siya na rin yung ninong sa kasal, di ba? Oo, and... Excuse me, Albert. Olivier, ikaw na may honor. Alam niyo, pinakapopular. Ewan ko. Para siya yung gagawa ng gown ni Kathy at gas-gasalin. Yung amin! Yes! Oo naman!
soar across the skies and believe it not to